Doc Rebo! Bren lang ako dito. So tatlong Bren mga kaibigan, let's pass it on to our shoutcasters. Sila din yun, Yasumiao and Manjin. Kayo na bahala. Parang wala namang pinasa dong Bren Esports Overclockers. Eto na, Bren nga lang ba malakas? Wala nang intro dahil instant kuha kagad dito, ladies and gentlemen, ng top lane, Madam Yasu. Eto nga yung sinasabi natin kanina, yung rotation na hinahanap ng side ng Bren Esports by their draft. Oo, eto na eh. Ang maganda kasi sa side ng Kimi, Madam Yasu, with the energy transformation, you can go for the splash. May splash damage kasi yun eh. So pwede mong maubos kagad yung minion dito. And that was indeed a tank minion. Ano to ah? Minion to na cannon na may kasama kang pain. So ang ginagawa ngayon ng Bren Esports, inuubos nila yung jungle na pwedeng makuha ng overclockers onto the top lane. Mind you, Doc Rebo, he has the jungle emblem na sinabi nga ni Kuya Doggy. Pwede pala yun? Yeah, oo. For overclockers din naman dito, ganun din naman yung ginagawa nila, pero nagkakabalagbuan yata yun sa may top, nagkaagawan ng crab. At okay, ang nakakuha pa rin naman dyan, I believe, is side ng Bren. Si Rebo actually, nakakuha. More income, more fun. More income, mas maaga makakakuha ng items dito si Kimi. Yes. Mas maaga makakuha ng items, ibig sabihin, mas makakuha early ng levels. Early levels, early damage then for Rebo. And even though there is the nerf onto the Kimi, masakit pa rin kapag naunahan ka, yeah. Madam Yasu. At ang daming setup dito ng Bren Esports para dyan sa Kimi. Kaso, main problem, pag nahuli yung Kimi dito, Madam Yasu, medyo delikado. Pero ito, inaangasan nila yung top lane ng mangas, side ng overclockers. Pero hindi nila hindi nila pinapahinga masyado itong Sipons. Out level na ito Sipons sa may top lane na pinapasukan ng okay side ng Bren Esports. Kahit nasa tori na yan, wala silang pakialam. Level 2 ka lang para sa Lolita. First blood will be claimed by Bren Esports and looking for more blood. They're going for first and double kill on Rebo. Pero pumapasok na si Bad Apple dito. Sino nga bang mapapasama dito sa may top lane na pinasukan din ni Lulog with a brilliance with a double kill on the top. Pino on Fury coming from Kuzo, taking the life of 3 people at the top lane on the side of the Bren. Actually, Eugene, napatay on the way, papaakyat. Yun na nga eh, sinalubong siya actually ni paring Bad Apple dito. Pero sabi ni Coco, ngayon na, sasali na ako. It's sasali my time to shine, pero mukhang bitin. Bitin talaga. Medyo nag-audition yata yung Bren. Or nag-audition etong si Leo Mord dito sa turtle, and this turtle will just go easily on the side of overclockers. Pero ito, pumasok din ito si UG, pero hindi siya nag-iisa, nandito si Ben and si Kimi as well. Pero rat-rat na sa mukha, Lulok to fall down, Kuzo as well, saan ka pupunta? Dr. Race, kahit pag-kill ka, kakainin kita, Rafaela, to get that kill. Madam Yasu, nais ko lang sabihin, si Doc Rebo dumadamage, pero sino ang nagsiset up? Si Dr. Hayes. Dalawa na ang doktor. Mga kaibigan, 4 assists. Tingnan mo naman yung mga sipaan dito ni Hayes pang Black Magic. Biruin mo lahat ng sipaan niya dito, laging shoot. At ang tunay na doktor, parang ganyan. Kuhunin nila dito ganyan, si Gyan. Grabe. Ang galing ni Hayes. Kumbaga si Hayes at saka si Rebo, para silang si LeBron at saka si Dwayne Wade. Inaaliyup ni Hayes doon kay Rebo. Eh si Rebo, sobrang tinik niyan. Lahat ng bala niyan, shoot. Shoot na shoot talaga. And shoot na shoot din yung Shogyo Mugyo dito ni Kagura, stopping the movements coming from Minotaur and the rest of the gang ng overclockers. Ito na yon, Madam Yasu. Bigawan Beauty, four. Pero wala naman natamaan. Parang germs lang man. Parang germs lang, ladies and gentlemen. Pain having the crab coin. So kung papansinin mo, halos lahat ng crab ay napupunta ngayon sa Bren. Actually, dahil doon sa mga pickups na nagawa ng overclockers, nakahabol sila sa pera. Pero man, Killzo is very deep. Nandito si paring Hayes. Here comes the kick. Black Magic kick! Mag-isa ka lang ang Kulso. Mali yata yung kinukuha mo. Pero low health na rin dito. Ito si Rubo. Pero with that tattoo, that darkening na pinaliguan, itong si Hayes. Medyo mali yata eh, napasok nila na nakuha nila na itong si Minotaur. Makunat yan eh. Remember, yes. Kimi hindi talaga siya yung pambalagbuga na harapan talaga. He got the damage. Tama. Pero it's not enough. Tama ka talaga. Mahina talaga ang Kimi sa umpisa. Kaya nga, kailangan nila yung objective, Madam Yasu. And napag-usapan natin kanina na ang lineup ng overclockers dito, ang sakit
ng kanilang setup at ng burst damage dahil dun sa Granger at saka sa Lunox. So, Bren, pinipersa talaga nila yung clash. Pero kapag nag-clash sila, kailangan nilang makapatay. Dahil alam mo, ang masama lang dito sa Bren, even though nakukuha nila yung crab, napakaganda naman na ulti ni Rafaela. Kasi walang sagot eh. Pero going back to sa sinasabi ko, even though karamihan ng crab is nakukuha ng Bren Esports dito, dalawang turtle na yung na-secure ng overclock. Yes, yes. So, parang medyo tabla lang din yung gold and ano, golden XP distribution for both of the teams as we are now looking into the items. Legion Sword ang gustong kunin dito ni paring Doc Rebo. Meanwhile, papunta na, actually Bloodlust Axe na going on to the endless battle yung Tamos na actually si Bad Apple best player sa side ng Overclockers. Kung pero ito, Bren, doing the waiting game. Kaso lumabas ng onte itong si Haze. Huhulihin sana nila dito si Taku, but 4-man at the middle lane gonna be taking that turret sa my side ng Overclockers. Pero coming from behind, papasukan nga ba? Alam nilang nandyan yung Bren. Apat yan. Yes, this is the discipline na pwede nga gawin ng Bren ngayon with the help of Bane's second skill. And actually, they want to get one, pero parang binibait lang sila ni paring Kulzo eh. Oo nga eh, binibait nga lang sila dito ni Kulzo, pero mid lane, ang tunay na na-shutdown or napatay dito, it's gonna be the Neo Mord with the jump on the Lunox and that Minotaur. Walang kawala eh, Lunox kasi he can actually kill itong si Leo Mord. Yes, kahit just jump ng kahit ano, gano, darkening. Kahit gano'ng kakakunat, as long as nandyan si ang true, ang max, eh, ang Chaos Assault na umaasa sa max HP. Madam Yasuo, nagkaroon ata ng clash. Oh. Pero si Rebo, ang inahabol nila dito. Rebo, ginamit na ng sprinter. Dok, may play yata si Kulso. Pero sa likod, napatay nila si Rafaela. Rebo as well. Eugene natitira. Kinuyog ng tatlo. Eugene, no matter what he do, hindi siya makakawala doon. Mukhang tagilid ang Vapor, ladies and gentlemen, dahil sa sustainability. Madam Yasuo kasi, meron kang Minotaur with the Athena Shield. Meow, Athena Shield na din. Nasaan yung main damage output nyo? Nasa Kagura. Kimi also may extra magic damage na medyo mabibitin. Ngayon, paano ang plano sa Bren Esports? Sila na ang kinukulong sa kanilang mapa, Madam Yasuo. Ang hirap ng Bren Esports dito. And that's just for na nakikita natin sa mapa. Like all throughout the mapa and all throughout the teamfight. Meron pa tayong Granger sa side ng Overclockers. Na napakasakit. At napakasakit indeed. Between Kimi and Granger. Mas pipiliin ko si Granger. Kasi Kimi kasi ang dali lang i-block and then there's a Lolita naman kasi. Correct. At saka ang Granger naman kasi, Madam Yasuo, yung ultimate niya, splash the ripe splat, splash the damage. Splashy. So yung Kimi, first skill, medyo madaling mawala yun eh. And again, if you're running a Kimi lineup, you want setups. Even though you want objectives, kailangan mo din ng clash type eh. Kaya rin sila napilitan magkagura dito, Madam. Pero ito si Miao, pinasukan agad. Pero hindi nila makukuha itong si Haze dahil hindi naman sila nag-overcommit dyan. Wala silang nakikita dito. For Bren eh, tama nga nila, disiplina. Disiplina is real para dito sa Bren Esports. Bad Apple trying to spot out Bren Esports. Medyo nakaramdam ata siya doon. Madam Yasuo, ito pa eh. Yung Lolita ni Miao, isang bulwark shield niya lang, ubos kagad. Yung energy transformation dito paring Rebo. And ang hirap din makakuha ng energy transformation. Is either mapatama mo yung ulti nito. Pero Rebo, medyo inahabol ni Bad Apple na nasyogyo mo dyan. Ito na yung Kagura, pero nasipa kami from Haze. Hindi pa rin yaga nila mag-burst down ito si Bad Apple. Pero kami from behind is gonna be the Kuso. The Minowan Fury para sa dalawa dito. Pero ang follow-up nung rondo neto ni Poon, is it gonna be able to take down itong si Cho? Pero okay, napain na nila si Rafaela. May nadala sila dito. Kaso nakapag-dash out pa si Taku. And Brent, naiipit yung Brent dito eh. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. One good Minowan's Fury, one good Stranger Granger Death Sonata is the end of the line. Yasumiya, walang makuhang damage ang Brent. Ang gaganda ng setup, pero nagiging bitin. Nasa umpisa lang yung kalakasan ng Brent dito. I don't really feel good dun sa may Kimi pick eh. Parang tagilid talaga ang Vapor. Oh! Fury on 2! Eugene na iwan sa harapan ng Overclockers and they're gonna be claiming itong Inhibitor's turret sa side ng Bren Esports on the middle lane. Tignan natin kung kaya nga ba kumambak, ladies and gentlemen. Bren, tagilid ang Vapor. Coco, medyo wala pa siyang item dito. Bad Apple, grabe, talagang mansanas ang dahilan, Madam Yasuo, ng pagkasira ng mundo. Alam mo nga, tinatawag nating doktor etong Bren Esports. Doc Rebo, an apple a day keeps the doctor away. Doc Rebo, tagilid ang Vapor, ladies and gentlemen. 4-2-1,
Gusto sana nila kumuha ng mga jungle, pero mind you, Madam Yasu, yung top lane na inaagresibo ng Bren kanina, medyo hindi nila na-push. And good movements coming out from Overclockers dahil shinutdown nila kagad yun. Umikot kagad si Bad Apple doon sa top lane para at least makatulong. Nakuha kagad siya ng item. And yep, no lane pressure coming out from Bren Esports. Hindi sila masyado nakapag-invest doon sa oras na nilaan nila para maabuso yung top lane. Yun nga ang problema doon. Top lane lang yung naaabuso nila. How about the Lunox on the other lane? How about the Tams on the other lane as totoo, well? Totoo, totoo. Tama ka, Madam Yasu. Parang nasayang yung effort, nasayang ang strategy. Ngayon ang strategy, win a team fight. Pero how can you win a team fight kung team fight heavy yung kalaban nyo? Yung minum last minute one's fury, oh my, ang hirap talaga nito, Madam Yasu. Isama mo pa, Lord. Itong Lord na to, nakuha nila yan, uncontested, kasi hindi na talaga makalabas yung Bren Esports dito. Ito na naman yung jam coming from Kuzo, pero pinofocus down with him, no one fury. Power na lang, objective na lang, Bren Esports, they're gonna be losing against Overclockers on this game one. Oh no!